Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio and Cancer. Welcome dito sa akin channel, Kapalaran 888. Alamin natin guys kung ano ang posibleng mensahe sa'yo ngayong first new moon to ng 2024. New moon in Capricorn. So ano ba, pag sinabi natin new moon, mga magsisimula sa buhay mo. So, ito ay para sa lahat ng water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Ano ba ang magsisimula sa buhay nyo? Okay. So, kukuha tayo dito ng 3 cards. And ito ay para sa Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay. Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay. So, dito sa baraha mo, sinasabi ng baraha sa'yo dito na para sa mga Pisces, lahat sila last quarter eh. Kung makikita mo, last quarter moon and Leo, last quarter moon Libra, last quarter moon in Aquarius. So, pwede kang makaresonate kung nasaan ka man. Pero, yun na nga, ito ay para sa Pisces, Scorpio, and Cancer. Pisces, lighten up. Bakit kailangan mo mag-lighten up? Tingnan natin dito sa second card mo. Silver. Okay guys. So, para sa mga Pisces, sinasabi ng baraha, lighten up. Last quarter, moon and Leo. So, if ever man na medyo na-stress ka or medyo malungkot ka or pwedeng disappointed ka or pwedeng nag-aalala ka, sinasabi ng baraha na relax lang. Okay? Kailangan mo mag-relax. Kailangan mong patahimikin ang iyong emosyon. Iwasan yung pag-overthink. Iwasan yung limited na belief or mga, kumbaga, unsolicited opinion or criticism na naririnig mo sa ibang tao. Goddess insight, sinasabi ng baraha na etong human na to is maraming ideas, fresh new beginnings, fresh ideas, insight, wisdom na pwedeng makuha mo. So, kailangan mo lang na idirekta yung iyong isip, ang iyong mindset sa kung ano yung gusto mong mangyari sa 2024. So, simulan mo this first new moon in 2024 na straightforward ka lang doon sa goal mo, straightforward ka lang doon sa kung ano yung gusto mong mangyari. Okay, iwasan natin yung mga bagay-bagay na alam natin na magbibigay sa atin ng stress, anxiety, or kano pa man. Para naman sa mga Scorpio, last quarter moon in Libra, make time for self-love, teacher, guardian. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may mga pinto ng oportunidad, posibilidad na pwedeng magbukas sa'yo, Scorpio. So, kung ano man itong gagawin mo, kung ano man itong sisimulan mo, kasi new moon, magsisimula ka sa journey, it's a new beginning siya sa buhay mo, kailangan mong isipin na, etong decision na gagawin ko to kasi mahal ko yung sarili ko eh. Gagawin ko to kasi gusto kong alagaan yung sarili ko, gusto kong proteksyonan ng sarili ko. And gamitin mo daw as teacher, as guardian, yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan. Like for example, may mga napagdaanan ka na same issue sa ngayon, gamitin mo daw yon as guide. Okay? So, kung ikaw naman, Scorpio, ay tulad ng Pisces na marami kang naririnig na kung ano-ano sa paligid mo, iwasan mo yon. Focus ka lang sa sarili mo. Focus ka sa, like, nung halimbawa na magsisimula ka, like, ngayon, may bala kang alagaan yung sarili mo. Marami kang maririnig na selfish si Scorpio, ganito, ganyan. So, iwasan mo yon. Huwag mong masyadong bigyan ng pansin. Kasi, kailangan mong i-prioritize ngayon yung sarili mo. Pag nakinig ka sa kanila, mawawala yung energy or vibration ng self-love na yan. Okay? Kasi, babalikan na naman sa pang-aabuso ng ibang tao sa'yo. So, kailangan mo nang umalis or makaalis sa sitwasyon na gano'n. Okay? Next is last quarter moon in Aquarius. Reflect on your priorities. Same din. So, lahat kayo dito makakaresonate. Same card lang siya.
para sa Pisces, Scorpion, Cancer, lahat kayo, pare-pareho lang yung message eh. Kailangan yun ang tapusin. Last quarter na. So, kailangan mo mag-reflect, Cancer, sa mga priorities. Like din dito, straightforward sa kung ano yung goals natin, like the Pisces and Scorpio. And Mother, Healing, Alchemy. Same din dito, Goddess. Diba? Impress. Mother, Healing, Alchemy. So, may magbabago dito, diba? So, maraming pagbabagong magaganap sa'yo, Cancer. Unang-una, if you're a mother, marami kang kailangan na gawin. Okay? Responsibilidad. Siyempre, may anak ka, may pamilya ka, yun ang una mong bibigyan ng pansin. Pangalawa, healing. May mga iba sa inyo dyan na nangangailangan ng inner healing, inner child healing, physical health healing, emotional, financial, and pagbabago. Okay? So, yun. Yun ang nakikita natin. Pagalingin mo na daw, Cancer, yung mga bagay-bagay na hindi magaling sa buhay mo. Okay. Kumuha tayo dito ng baraha para ma-confirm paano pa. Okay. So, Four of Pentacles, sinasabi din sa inyo dito ng baraha na kailangan yung makapag-ipon ng pera. Diba? So, sinasabi ng baraha sa iyo dito na kailangan natin i-priority or i-prioritize natin yung pag-iipon ng pera para sa pamilya natin. Yung iba naman sa inyo dito, sinasabi ng baraha na huwag kayong mag-guilty sa mga pagbabago na gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Diba? Kung makikita mo dito, 44 ang baraha mo. So, stability, balance, 10 of cups, stability din siya. So, sinasabi ng baraha sa iyo dito na kailangan nyong mag-ipon. May iba sa inyo dito, or lahat kayo siguro, etong new moon na to in Capricorn is bibigyan kayo ng pagkakataon ng universe na makapagsimula ulit, makapagsimulang magtrabaho, mag-ipon, para sa stability ng pamilya. So, pwedeng yung iba, may balak magpatayo ng bahay, magpa-renovate, bumili ng bahay, para mag-save para sa pag-aaral ng mga anak, or pwedeng tungkol to sa financial success na gusto nyong mangyari sa buhay nyo. So, gamitin nyo yung kung ano yung like inspiration nyo. Like, kung inspiration mo ay parents mo, mother mo, or father, or siblings, or anak, apo, gamitin mo sila as parang, anong tawag dito? Yun, motivation para mag-succeed ka sa buhay. Ten of Cups, sinasabi ng baraha na maraming occasion, maraming positive na okasyon, vibration na posibleng mangyayari sa'yo ngayong 2024. So, ihanda mo yung sarili mo kasi parang sinasabi dito na bagong tao, bagong individual. Maraming mga tao sa paligid nyo na ma-amaze, magtataka, magagalit, tataas ang kilay. Kasi ang 2024 is iba na eh. Yung iba dito, lalo na yung mga Scorpio, bigla nilang mamahalin yung sarili nila. Yung Cancer naman, wala na silang pakialam kung sa ibang tao, lalo na sa mga kapamilya na wala namang pakialam sa kanila. And yung Pisces, ganun din, lighten up, loads, pare-pareho lang. Okay? In summary, yung Pisces dito, ang posibleng magsimula is yung responsibilities eh. May mga iniatang sa balikat niya na mga responsibilidad ng pamilya niya na hindi naman niya dapat napasanin. So, eto yung ilalighten up niya. Eto yung babawasan niya ngayon. Simula this January of 2024, itong new moon in Capricorn, yun yung sisimula ng Pisces. Yung Scorpio naman, ganun. Yung pareho din ng Pisces, yung palagi niyang iniisip yung ibang tao, palagi niyang iniisip yung relationship niya, yung anak niya, yung biyanan niya, yung magulang niya, yung kapitbahay niya, kung ano yung sasabihin sa kanya, ngayon ay uunahin niya yung sarili niya, diba? So, Cancer, ganun din, priorities. Sa priorities lang siya, sa kung ano yung kailangan ng pamilya niya, kung ano yung pwedeng magdala sa kanya ng saya. Ang focus ng mga water signs sa ngayon is pamilya, emotional health, physical health, spiritual health, and yung sarili lang. Parang hindi naman sa pagiging selfish, pero sinasabi ng baraha na kailangan mo muna maging stable sa usaping emotional, financial, bago ka makatulong sa ibang tao. So dito sa Four of Pentacles, ipon. Simulan mo daw ngayong new moon in Capricorn na makapag-ipon. Water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, ng kahit konti. Para
After 10 months or pwedeng sa December, meron kang pera na pwedeng may tulong sa mga taong nangangailangan sa pamilya mo or sa ibang tao. Kasi ngayon, sinasabi ng Barahan na paano ka makakatulong sa ibang tao kung sarili mo nga hindi mo kayang tulungan. So, make sure na unahin mo muna ang sarili mo simula ngayong new moon in Capricorn. Okay? Thank you guys. Bye!